Isang mapagpalang araw, mga ka-chess! Nandito naman tayo ulit sa ating laro. At natutuwa lang ako sa laro na to kasi hindi ko akalain na mananalo pa ako dito dahil lang sa isang rook against queen and rook. Ang kalaban ko dito ay from Turkey, si Isliman Isli, na may rating na 1598. Yan, so start na tayo. Dito po ang hawak ko ay black. At si Isliman naman ay white. Yan, nag-start siya ng d4. At ang sa akin naman ay gilid lang. Kingspoon lang muna. So ang bakbakan ay narito na. Yan, Bishop G2 lang ang ating sagot yan. Kanya naman ang Knight C3. Yan. Pawn D6. Bishop F4. E6. Yan, mga basic development lang muna tayo. At maaga tayong nagcastling dito, mga kaibigan. Ayan, puro developing pieces lang muna. At ang ginawa ko naman dito ay protection sa B6, B5 square. O, para maiwasan natin yung talo ng horse niya dyan. At yun na nga, ina-atake na niya ako kaagad sa king side ng pawn. So pinatapatan ko na lang din. Pero sa tingin ko parang mali yata yung nagawa ko dyan. No, obrahan na niya tayo kaagad ng kanyang knight. So develop ko na lang din yung aking knight. At yun na nga, umatake na siya. Ang ginawa ko na lang ay counter na lang ako. So counter na lang tayo sa gitna. So ang nangyari, kina-capture naman niya, umatras yung kanyang bishop. At ang next ay yan. So ang bala ko ay atake naman doon sa kanyang bishop. So inatras niya yung kanyang bishop, kinain ko na. Para kahit papano ako yung mawala yung bishop niya na nagdadagdag ng pressure dito sa aking king side. So kinain din naman niya. So kinain ko yung pawn niya, kinain din niya, kinain. So nabuksan yung ating king side, guys. Pero kaya pa namang depensahan. Yan, yun na nga siya, umatake na. So, ang ginawa ko na lang ay inabante ko na lang yung aking kabayo, no? Para kahit papano, maka-counter ng konti. Bukas na kasi yung ating kingside. Kung sakaling itulak niya sa ating yung pawn niya, makakain natin siya ng either kabayo o di kaya yung bishop. So, nangyari, kinain niya yung pawn natin. Siyempre, capture na rin ang pawn. So dito, matake na yung ang ganda ng pwesto ng kabayo. Pero tinulakan ko dyan. Kasi abala yan dyan sa pwesto natin eh. So matras siya. Kinain ko na rin yung kanyang bishop. At yun na nga, kinain din niya. So, yung queen,
target natin yung phone dyan sa ano sa E3. Sagot niya ay nagcastling siya guys, so check, pangbawas na rin sa phone kung sakaling darating sa in-game. So medyo pangit yung phone structure natin dito kasi 3 phone island tapos double phone pa, no? So tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito. So bawas ng pyesa, kaya lang inatake niya naman ang aking queen. So ang gagawin ko na lang dito, i-trust ko na lang yung aking ano queen para protection din sa aking pawn, baka ma-capture na kanyang queen. So delikado kung makalapit yung queen niya. So yun na, tinutok na niya dito sa likod sa pag-asang makapag create siya ng checkmate yan. So iniwas ko na lang muna, pero mali guys, kasi kung i-check niya ako, mag-queenless ako dito eh. Mag-queenless ako dyan. Buti na lang yung inano niya, yung knight. Kasi check pala ako. Mag-check ako. Cover niya yung kanyang knight. So buksan natin yung phone para may protection naman yung ating queen kung sakaling mag-check siya. Yun, so hindi siya nag-check. So hatak natin yung queen doon sa kanyang area. At nag-counter naman. Support lang tayo ng bishop. Para pag nag-capture siya, capture. Pero tagilid yung position ko guys. Parang ang ganda ng coordination ng mga rook at queen niya. Tapos meron pa siyang kabayo, no? So yung isa kong para alanganin yung position ko. So tinakpan ko na lang ng rook yung kanyang queen para matakpan yung knight. So iniwas na niya yung knight niya, yung king, para hindi siya ma-open check. So ayan, so ang target natin ay yung kanyang king. Pwede tayong makapag-check. Kaya lang dinipensahan niya ng phone. Aha. So tingnan natin kung anong gagawin niya dyan. Kinapture yung kinapture niya yung phone guys. Tapos threat pa yung ano, na-port pa yung aking rook at saka queen. Kainin ko na lang ng bishop. Yan, kainin ko na lang. Check. Dito guys, wala akong ibang puntahan. Wala akong ibang puntahan guys. Che-check talaga niya ako. Maka-queenless ako guys. Ayun na nga. Queenless ako. Buti na lang magkadugtong yung rook ko guys. Kundi mauubos. Yan, kainin natin.
So iwas na lang muna. Nag-check siya ulit. Takbo. Iwas-iwas muna guys. So ilag lang muna. Check ulit. Yan. So guys, parang ano, hindi ko alam kung hahabulin talaga niya ako dito. Iikot na ako dito guys. Tataguan natin yung kanyang queen. Oops! Guys, hindi siya nag-check. Isang pagkakataon to. Isang pagkakataon guys para makapag-check ako. Check. Takbo. Check. Guys, may opportunity tayo na siya ang ma-checkmate. Check. Checkmate siya, guys. Ito na. Boom! Ito, guys. Tingnan nyo. Ang ganda ng ano. Dalawang rook against rook at saka queen. Lamang tayo ng isang pawn, pero binigyan niya kasi tayo ng pagkakataon para makapag-check. Ayun. Nadali. So, hindi niya masyadong na-calculate yun, guys. Guys, maraming salamat muli. At sana huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-share sa ating YouTube channel para ma-update ka naman sa aking mga susunod na upload. Maraming salamat po. Mabuhay. Bye-bye.